Ladies and gentlemen, let's welcome on stage, Joey! Pagkatapos ng presentasyon ni Boss Joey, dumiretso siya sa banyo. Sinundan ko siya. Nung pumasok pala ako sa venue, parang nakakilala sa akin. Kahit kalat na, malaki ang traso kay Boss Joey. Siya lang yung nasa loob ng banyo. Nabutang pong umiyang gago. 4:59 PM. Kasalukuyang, nagpapagpag pa ng burat si Boss Joey nung pagkatapos niyang umihi. 10:05 PM. Lumapit ako sa kanya. Habang nakataligod siya, nilabas ko yung kutsilyo ko. Sakto, 5:00. Nilatsas ko ang kanyang liig. Napalhod siya habang yung mukha niya ay napunta sa urinal bowl na puno ng ihi niya habang humahalo ang dugo niya. A fitting end for his kind. Bago kumalis, binurang ko pa ito. Umabas ako ng banyo habang hawak yung dugong kutsilyo. Dead malang yung mga tao, pero nagsipasukan na yung mga ulo sa banyo. Doon na nagsigawan. Dinabas ko yung cellphone ko at sinaksak ang aking earphones. Pinili ko yung kanta na nababagay sa nararamdaman ko ngayon. Isang malaking kasiyahan. Nagsindi rin ako ng sigarilyo at humigit ng malalim. Para ako napunutan ng tinik at isang malaking paborang nagawa ko sa mga biktima ng ungasa ito. Bago umuwi, nagkita mo na kami ni Leisa para ipagdiwang ang karamang ko. Tulad ng dati, pinalita sa TV yung pagpas lang kay Boss Joey. Wala nakitang ebidensya, wala kasaksi kung sino ang pumatay sa kanya. Bagkus, nagsilitawan pa yung mga biniktima niya. Mga batang lalaki na minuresta niya, mga binugaw niya, at yung mga taong inestapan niya. Kung ako masusunod, mas gugustuhin ko muna na hindi siya patayin. Dahil may ikin na makita niya kung paano unting-unting bumabagsak ang kanyang mundo. Naging normal na sa akin yung pagpatay ko tuwing linggo. As usual, may mga office profile na pagiging kriminal o salot sa lipunan yung mga pinapatay ko, tulad ng rapist, abusadong polis, pusher, at kailan-kailan lang ay may pinatay ako isang politiko. Pero nung isang linggo, may nagbigay sa akin isang malaking katanungan kung bakit sinama sa akin istahan. Roberto Gregorio Jr. Ito yung pangalan ng pinatay ko. May pinunta na akong kalye malapit sa University Belt. Saktong 3:00, yung nakasad sa scroll kung kailan ko siya papatayin. Bago ko tumungo sa kalye kung saan ko papatayin yung target ko, may nakita pa ang grupo ng mga estudyante. Puro lalaki sila lahat. Yung isa, may hinahawak ang medyo chubby na estudyante. Habang isa naman ay nakahawak sa bulsa niya. Kinukunan siya ng pera. Pagkatapos ay sinikmuraan siya. Tutulungan ko sana yung binubuli na estudyante. Pero naisip ko na kukulangan ako ng oras kung mga makialam pa ako. Kaya dumiretso na ako sa kalyeng pupuntahan ko. Dead end yung kalye at walang katao-tao. Dahil 2:50 PM pa lang, tumambay muna ako at nanigarilyo.
hanggang saktong 2:55 p.m. Umasok sa kalye yung chubby na estudyante na bilikbog kanina. Tumatakbo at bigla siya nadapa. Hingal-hingal kaya, inalalayan ko ito. Tinanong ko kung ano nangyari sa kanya. Sinabi niya na sinusundan siya ng mga miyembro ng fraternity. Kinalma ko ito. Hanggang nakita ko yung nakasad sa ID niya. Roberto Gregorio Jr. 2:59 p.m. Naguguluhan ako kung ito ba talaga yung papatayin ko. Isang taong inapi at walang kalaban-laban. 2:59 p.m. 15 seconds to go. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Labas ko yung kutsilyo ko at nilasas ko yung liig na estudyante. Naglasing ako nung nakauwi na ako. Ninenerbiyos ako dahil hindi ako nakakasiguro kung tamang tao yung pinatay ko. Pero yun yung pangalan nakasad sa scroll. Naibalita rin sa TV yung nangyari sa estudyante. At sa kalaunan, yung mga miyembro ng fraternity na namubog sa kanya at pinagpintangang pumatay sa estudyante. Makalipas ang 2 linggo, may isa pang tao na pinatay ko na wala sa profile ng isang kriminal. Joe Uy, ang kanyang pangalan. Pinunta ko siya ng 7:45 p.m. Isang apartment. Bukas yung pituan, kaya pumasok na lang ako sa bahay niya. May nabutan akong lalaki na nakaupo. Habang karap niya, ang kanyang laptop. Napagalam ako na ito yung target ko. Dahil sa nakasabit na diploma na may graduation picture niya. Inakala ko una, hacker siya. Tulad nung pinati ko noon. Hanggang araw na nakakalipas, nagsirita ito. Mukhang may binabasa siyang istorya habang nire-record niya ito. Posibleng vlogger o may podcast. Kahit wala sa profile niya ang pagiging kriminal, wala akong nagawa. Kailangan kong sundin yung kontrata ko sa Anghel. Sa mga taga-subaybay ni Joe o Manila Mindfuck, yung pangalan ng YouTube channel niya, pasensya na. Patuloy pa rin yung pagpatay ko sa mga tao hanggang may lumalabas na impormasyon sa school. Hindi ko na inusisa pa kung posibleng kriminal o salot yung papatayin ko. Basta, kung ano yung nakasad sa scroll, susundin ko na lang. Napagtapos ako ng koleyo noong 2018. Sinuwerte naman ako dahil nakapasok ko sa isang call center company. Si Liza naman ay nakapasok sa isang media company bilang writer slash reporter. Medyo nahirapan ako sa pagbalansya ng schedule ko noon dahil gabi ang pasok ko. Hindi ko akalain na nakasama rin sa listahan yung kupal na manager ko noon. Napagpundar ako ng konti at sinuwerteng nakalipat sa maayos na apartment nung sumunod na taon. As usual, and religiously ko naman nagagawa yung inuutos sa akin ng Anghel. Nalangin nga ako noon na sana matapos itong misyon ko. Nakapaglaan na rin ako ng pera para makabili ng engagement ring. Plano kasi hingin yung kamay ni Liza at pakasalan siya sa January or February 2020. Nabigyan ng assignment noon si Liza at pinapunta sa China noong October 2019. Sinabi sa akin na posibleng Pebrero sa susunod na taon pa yung balik niya. Malungkot ako noon dahil hindi ko siya makasama sa Pasko
at bagong taon. Pero wala akong magagawa dahil trabaho niya yun. At may malaki naman akong sorpresa sa pagbalik niya. February 3, 2020. Pagod na pagod ako noong araw na yon. Dahil kinuha ko pa sa probinsya yung pinatay ko kahapon. Noong gabing iyon, habang umiinom ako ng beer, tinignan ko yung nilalaman ng scroll. Nabitaw ako kay poting hawak-hawak ko. Noong nakita ko yung nakasaad sa scroll. February 10, 2020, 8 p.m. Naiya Terminal 3. Miss Maria Liza de Guzman. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Sisigaw na sana ako noon hanggang nag-ring yung telepono. Si Liza nasa kabilang linya. Nakikiusap na. Sundin ko siya sa airport. Itong parating na Lunes.